Nais niyang may aho ng ina sa kahirapan upang sa gayon ay hindi na ito maliitin ng kung sino paman. Nag-aral siya ng husto at na magkolehiyo ay nakakuha siya ng scholarship sa ibang bansa. Anak, magbihis ka at pupunta tayo sa reunion ng pamilya. Masaya yun, para makita mo rin ang mga pinsan mo. Nakangiting wika ni Grace sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Shelly. Kailangan pa po ba natin pumunta doon, inay? Noong nakarang taon po na pumunta ako, ay hindi naman maganda ang pakitungo sa akin ng mga pinsan ko. Kaya kung pwede po, ay huwag na lang po tayong pumunta. Tugo ni Shelly sa ina. Huwag mo nang isipin na yun, anak. Minsan lang ang salo-salong ito sa 1 taon, kaya magbihis ka na at pupunta tayo para rin makasama mo ang mga lolo at lola mo. Tiyak ako na masaya silang makita ka. Sambit muli ni Grace. Labag man sa kalooban ni Shelly ay pinili niya ang pinakamaganda niyang damit upang isuot. Ayaw kasi niyang mangyari na naman sa kanya na ipinahiya siya ng ibang pinsan dahil sa simple at walang tatak ang kanyang damit noong nakaraang taon. Nang makarating sa pagtitipon ang mag-ina, ay halata ni Shelly ang pagkasabik sa mukha ng ina na makasama ang pamilya, ngunit bakas din ang pangamba nito. Ayun ang lolo at lola mo, anak. Puntahan mo sila para makapagmano ka. Wika ng ina sa kanyang anak. Nang matanaw ng bata ang kinaroroonan ng kanyang mga lolo at lola, ay nasibik din siyang lapitan ng mga ito sapagkat nakita niya kung paano hagkan at kausapin ng mga ito ang kanyang mga pinsan. Agad lumapit ang bata at saka pilit na kinukuha ang kamay ng matatanda upang siya ay magmano. Ngunit malamig ang pakitungo ng mga ito sa kanya na lubos niyang hindi maunawaan. Maya-maya ay lumapit kay Grace ang pinsan nitong si Cleo. Waitress, pakikuha nga ako ng wine. Sambit ng babae. Aba Grace, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala. Pasensya ka na kung napagkamalan kitang waitress. Halos magkapares kasi kayo ng suot. Nakakatuwa naman na makita ka dito. Buti nakapunta ka. Dagdag pa ni Cleo. Kinagagalak din kitang makita ngayon, Cleo. Kamusta ka na at ang pamilya mo? Magalang na tanong ni Grace. Heto, maayos pa rin naman. Inuubos ko ang oras ko sa mga pag-aasikaso ng negosyo ng asawa ko at pagpunta sa ibang bansa. Ikaw, kamusta? Kasama mo ba ang anak mo? Ay, ayun siya. Kitang-kita siya. Kasi naman tingnan mo ang itsura niya. Sana naman ay ginayakan mo ng maayos, patuloy ng pinsan. Tapayo ko na lamang si Grace sa lahat ng sinabi ni Cleo. Kitang-kita naman ang batang si Shelly kung paano nag-iba ang itsura ng kanyang ina. Nasasaktan din siyang pagmasdan kung paano maliitin ng mga ito ang kanyang nanay. Nang paalis na sila, isa-isang nagbigay ng regalo ang mga lolo at lola nila. Malaki ang lahat ng regalo na naibigay sa mga batang naroon, ngunit kay Shelly ay 100 piso lamang. Hindi ko kasi alam na pupunta kayo, kaya hindi nakabili ng para sa iyo, sambit ng matanda. Kinuha ni Shelly ang pera at unti-unting nilambukos at sinilid sa kanyang bulsa. Nay, sa susunod po ay huwag na tayong pupunta sa reunion. Sa totoo lamang po, ay kating-kating na ako sa damit ko. Saka mas masaya pa po ako yung magkasabay tayong kumakain ng hapunan habang nagkukwento at nanonood ng telebisyon. Saad ng bata sa ina. Nangingilid man ang luha, ay tumango na lamang si Grace. Pasensya ka na, anak, ha? Gusto ko lang naman kasi na mailapit ka sa mga kamag-anak natin. Wika ng ginang. Naalala ni Shelly ang mga nangyari sa salo-salo. Maging ang tagpo ng bata pa siya, na halos lumuhod ng kanyang ina para lamang makahiram ng kakarampot na pera upang may paggamot siya nito nang siya ay nagkaroon ng sakit. Naguguluhan siya dahil kung kamag-anak nila ang mga iyon, ay ganoon na lamang ang pagtrato sa nanay niya. Upang malaman niya ang katotohanan, ay nagtanong siya sa matalik na kaibigan ng kanyang ina.
Alam mo, Shelly, wala ako sa lugar para magsabi nito sa'yo. Saka bata ka pa, dapat ay hindi ka nangikisali sa ganyang usapin. Sa Adelaya, matalik na kaibigan ni Grace at ninang ng bata. Sige na po, ninang. Nalulungkot po kasi ako sa ginagawa nila sa nanay ko pag pumilit ng bata. Ganit kasi ang pamilya niya sa nanay mo dahil hindi siya nakapangasawa ng mayaman tulad ng kanilang pamilya. Maraming mayayaman ang naniligaw sa kanya noon. Ngunit ang pinili niya ay ang tatay mo na isang karpintero. Kwento ni Leia. Ngunit babait naman po ang tatay ko. Mahal na mahal po niya kami noong nabubuhay pa siya. Saad muli ni Shelly. Oo, Shelly. Pero may mga tao kasi mas matimbang ang pera at katayuan sa buhay. Kaya ipangako mo sa akin na magiging mabait kang bata at lagi mong aalagaan ang nanay mo dahil ikaw na lang ang meron siya, sambit ng ninang ng bata. Mula noon ay natatak na sa isip ni Shelly na kailangan ay mas may marating siya sa buhay. Nais niyang maiaho ng ina sa kahirapan upang sa gayon ay hindi na ito maliitin ng kung sino paman. Nag-aral siya ng husto at nang magkolehiyo ay nakakuha siya ng scholarship sa ibang bansa. Nang makatapos ay nagkatrabaho at isinama na niya ng tuluyan sa Amerika ang kanyang ina. Doon ay namuhay sila ng masagana dahil na rin sa pagtitiyaga ni Shelly at sa maganda nitong hanap buhay. Sigurado ka ba sa gagawin natin, anak? Sa totoo lang ay ayaw ko na silang makita, Nay. Pero matagal kong hinintay ang araw na ito. Wika ng anak. Umuwi pa Pilipinas ang mag-ina dahil sa unang pagkakataon ay inanayaan sila ng pamilya sa kanilang reunion. Nang makarating sila doon ay tila ibang iba ang trato sa kanila ng mga ito. Marahil na rin kasi ay mas nakakaangat na ang buhay ng mag-ina kaysa sa mga ito. Lumapit si Cleo sa kanila, maging ang ibang kamag-anak at ang lolo at lola ni Shelly. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Patuloy ang pangungusta ng mga ito saka mga papuri sa mag-ina hanggang sa nagsalitaan si Shelly. Nakakatawa na ganyan na ang lumalabas sa bibig niyo ngayon. Samantalang noon ay grabe niyong matahin ang nanay ko. Hindi ko nga alam noon bakit pinagsisiksikan pa ng nanay ko sa sarili niya sa pamilyang ito. Gayong wala naman talagang tunay na tao rito. Bungad ni Shelly. Alak, tama na yan. Pigil ng ina. Hayaan mo ko, Nay, nang malaman ng mga taong ito na sumasamba sa mga material na bagay kung ano talaga sila sa mundo. At nang malaman din nila na hindi na natin kailanman ipagsisiksikan ang sarili natin sa kanila, ito na ang huling pagpunta natin sa reunion. Dahil ang tunay na reunion ng pamilya ay pagkukonekta sa kamag-anak ng buong pagmamahal. At wala kayo ng bagay na iyon, sambit pa ng dalaga. Tara na po, Nay. Bumalik na po tayo sa hotel. Mas masaya pa po ang kumain ng hapunan kasama kayo habang nagkukwentuhan at nanonood ng telebisyon kaysa manatili dito. Saad ni Shelly sa ina. Mas pinili na lamang ng mag-ina ang mamuhay ng tahimik at sila na lamang. Iwinaksi na rin ni Shelly ang sama ng loob niya sa mga kamag-anak ng ina sa lahat ng ginawa ng mga ito. Para sa kanya, ang tanging pamilya na mayroon sila ng ina ay ang isa't isa.